para magkaroon ng hustisya. Ang dapat magkaroon ng hustisya. Hindi totoo ang karma. Katarantaduhan lang yon. Totoo ang sinasabi ko sa iyo. May ibang tao na sagad sa buto ang kasamaan. Walang konsensya at walang pakundang gumawa ng kriming karumaldumal. May iba namang dahil sa masamang epekto ng bawal na gamot ay naaatim pagsamantalahan maging ang isang babaeng wala ng buhay. Sa bigat ng pagkakasala ng mga taong walang kaluluwa at sa labis na pagkakaapi ng kanilang biktima, katakataka kayang magbuntis at magkaanak ang isang bangkay? Upang ang karumaldumal at malagim na sinapit niya ay magkaroon ng hustisya at matuldukan ang pagmamalabis ng mga taong dahil sa labis na kasamaan ay wala ng karapatang pang mabuhay. Ganito ang buo ng episode natin ngayon na mula sa kwentong padala ng isang taga-Antipolo na nagpapatawag na lamang sa pangalang Nina. Ayon sa kanyang sulat, "Dear Sir Wilmore, tatlong taon pa lamang ako nang maulila ako sa mga magulang at kupkupin ng biyudo kong lolo. Dahil sabay na namatay sa aksidente ang inay at itay ko. Si Lolo Primo ay imbalsamador sa isang punerarya. Sa tagal niya sa kanyang trabaho, marami na siyang katawang naimbalsamo. Pero ang tanging na ikwento niya sa akin ay ang tungkol sa bangkay ng dalagitang malamang naging biktima raw ng panggagahasa. Paano niyo naman po nasabi, Lolo Primo, na malamang ginahasa yung babaeng dinala sa punerarya? May bayad kasi ng dugo ang kanyang pagkababae, Dita. Kaya nga, dapat sana siyang ma-autopsya. Pero hindi na rin kailangan. Yun ang sabi ni Eladio na nanggala ng bangkay sa punerarya. Eladio? Si Mang Eladio po na may-ari ng punerarya ang pinapasukan niyo? Oo. Kasi gara, wala naman daw kamag-anak ang dalagitang yun. Nabalabang, atake ro sa puso ang ikinamatay. Kaya natagpo niya nakanusi sa kanile na wala ng buhay. Bakit po kaya inakala ng amo niyo na atake sa puso ang ikinamatay ng babaeng? Pwede po, iwan ko ba. Basta ang sabi niya, asikasuin ko at gawin ang dapat ko gawin sa bangkay. Ay, naiiriwang ko sandali sa punerarya. Malapit lang sa amin ang punerariyang pinapasukan ng lolo ko, Sir Wilmore. Kaya umuwi muna siya kapag kakain. Ang tanong ko sa lolo ko ay narinig kong itinanong rin kay Mang Eladio ng kanyang asawa. Dahil kapitbahay lamang namin sila. Atake nga kayo sa puso ay kinamatay ng dalagitang dinala mo ang bangkay sa punerarya, Eladio. Malamang, Amelia, kasi nakahawak siya sa kanyang dibdib nang patagpuan ko ang bangkay niya. Namatay nga kaya siya o pinatay? Bakit yun din ang tanong mo? At bakit din yan ang tingin mo sa akin? Na parang pinagdududahan mo ako ng masama. Asawa mo ako, Eladio.
Kilala kita. Alam po ang kainaan mo. Anong? Oh, sa bibig mo mismo ko narinig nung minsang nalasing ka. Ang sinabi mong magbabayad ka kahit magkano basta virgin at bata pa ang babaeng makakatalik mo. Nalasing ako doon, kaya nagbiro ako ng ganon sa kainumang ko. Pinagyabang mo pa nga na may ibang dalagitang donsilya na ang pinagsamantalahan mo na hindi ka naireklamo dahil tinapalan mo ng pera. Amelia? Akong asawa mong natatakot sa sikreto mo, Elanjo. Baka makarma ka. Baka madamay kami ng anak mo sa karma sa'yo. Hindi totoo ang karma. Katarantaduhan lang yon. Pasana nga, Elanjo. Hindi totoong nang-agrabyado ako ng ibang tao. Ako ang higit na nakakakilala sa'yo. Kaya nang magpresenta sa akin na maging kasambahay natin ang isang magandang dalagita na ulila sa mga magulang at lumaya sa kanila dahil tinangkang pagsamantalahan ng kusino. Hindi ko tinanggap dahil malamang pag-interesan mo siya. Huwag mo akong pagdududahan. Sinasabi ko lang ang totoo kaya huwag ka magalit. Iniisip mo bang sinadya akong sundan ng dalagitang yon? Para pong samantalahan? Hindi ba? Wala akong ginawang masama. Kaya wag mo akong pagbintangan, Amelia. Wag! At baka masaktan kita. Baka mapatay kita! Narinig ko ang mainit ang pagtatalo ng mag-asawang kapitbahay namin, Sir Wilmore. Dahil bakod lamang ang pagitan ng kwarto nila at kwarto ko. Pagkatapos namang maghapunan ni Lolo Primo, nagbalik na siya sa punerarya. Isara niyo yung pinto ng punerarya, Mang Primo! Binsan nyo, baka may ibang tao makakita pa sa ginagawa ko rito. Bakit? Bakit dinatanyo ko rito sa loob ng punerarya? Katakata ka ba yun? Iyanak ako ng amo nyo. Kasi di wag ko nga nakasusi ang pinto nitong punerarya May duplikit ako ng susi rito, kaya madalas din ako tumitira dito ng bato. Bani, alam niyo nga anik ako, Mang Primo. Bakit namang dito ka kasi nagbibisyo sa loob? Ano bang pakialam nyo? Kung ang daan di ko nga, hindi ako magbabahala sa bisyo ko. Kayo ba? Kayo pang maninita sa akin? Hindi naman sa sinisitya kita. Kaya lang, baka may ibang taong makaalam na ginagawa mong dragnet itong punerarya. Baka pati ako ay masamit. Ano man ang gawin ko, wala kayong pakialam. Tauhan lang kayo dito ng pamilya namin. Isa pa, kapag ganitong may tama na ako, bangag na ako sa droga. Huwag niyo kong asarin. Huwag niyong basagin ang trip ko. At baka mabadrip ako sa inyo, kawawa kayo. Kapag napagtripan ko kayo, kahit gurang na kayo, bugbog kayo sa akin. Yan, sige na. Umalis na kayo. Naalibad pa rin ako sa pagmumukha niyo. Panira pa kayo sa konsentrasyon ko sa pagtira ng bato. Inagbalik ako rito para asikasuhin ang trabaho ko. Anong trabaho? Ibansamay ko na itong bangkay ng dalagita. Teka, alisan ko ng takip nang para makita mo, ha? Ha? Teka, Mang Primo. Huwag mo munang imbalsamay ng bangkay. Ang ganda pala niya. At ang kinis. Pagtitripan ko muna yan bago mo imbalsamayin. Sir Wilmore, napangisi ang anak ng binata ng may-ari ng punerarya nang alisan ng lolo ko ng kumot ang bangkay ng dalagitang nakahiga sa sementadong mesa.
at malantad sa kanya ang hubad na katawan ng bangkay. Lumabas ka na rito sa punerarya, Mang Primo. Mumuwi ka na muna sa inyo. Magsasabihin na lang kita kapag pwede mo nang ituloy ang trabaho mo. Iwan muna ako rito na kasama si Ganda, ha? Pero... Kapag hindi mo ako sinunod, masasagtan ka sa akin at mawawalan ka ng trabaho. Labas na! Bale! Labas na! Sa edad ng lolo ko na 60 anyos na Sir Wilmore, alam niyang mahirap na siyang makakita ng ibang hanap buhay. At ayaw niyang masaktan at mawala ng trabaho. Kaya lumabas siya sa punerarya kahit nahulaan na niya ang karimari-marim na binabalak ng anak ng kanyang amo. Mang Primo? Bakit ho kayo lulugulugo na parang problemadong-problemado kayo? Wala na ba na, Milya? Kung pinansya lang problema nyo, huwag kayong mahiyang dumain sa akin para ano't naging taohang kayo sa aming punerarya at magkapit-bahay tayo kung hindi ko kayo matutulungan. Napakabait mo talaga, Milya. Mabait ho ako sa mabait. Pero masama ko akong magalit. Hindi pera problema ko. Teka, saan pa lang punta mo? At nagkasalubong tayo rito sa kanina pag-amina. May pupuntahan lang ho akong kakilala. Makakatulong para malaman ko ang totoo. Para maparusahan ang dapat maparusahan. At para magkaroon ng hustisya ang dapat magkaroon ng hustisya. Hindi maintindihan ng lolo ko ang gustong sabihin ng asawa ng kanyang amo, Sir Wilmore. Pero nakaramdam siya ng kaba sa nakita niya sa unang pagkakataon na pagtagis ng mga bagang ni Aling Amelia. Taka naman po ako sa inyo, Lolo. Pagkatapos niyo magkapunan kanina, nagmamadali kayong nagbalik sa punerarya. Kasi sabi niyo may aasikasuhin kayong trabaho noon. Hindi po ba, Lolo? Ganun nga din, ah. Eh bakit nagbalik pa kayo rito sa bahay? May nakalimutan po kayo? Wala. Ina po. Bakit ang lalim ng buntong hininga mo? May problema po ba kayo? Nakukonsisa lang ako, Nina. Bakit po kayo makukonsensya? Kasi parang nakiisa na rin ako kapag kinusinti ko ang masama at karumal-dumal na ang gawain ng ibang tao. Hindi ko po kayo maintindihan, Lolo. Linawin niyo nga po ang gusto niyo sabihin. Nalalabuan po kasi ako sa inyo eh. Hindi na kumibo ang lolo ko, Sir Wilmore. Pero halata kong may mabigat na gumugulo sa isip niya. Nakatulugan ko nang nakaupo siya sa balkon ng aming bahay. Napapailing habang parang may malalim na iniisip. At madaling araw na nang magising ako dahil sa pagtawag sa lolo ko ng anak ng kanyang amo. Bale?
Okay na bang primo? Pwede ka na magbalik sa punerarya para gawin ang trabaho mo. Dahil nagawa ko na roon ang gusto ko. At surb na ako kay ganda. Napailing si Lolo Primo nang nakangising tumalikod ang anak ng kanyang amo. Humigit kumulang ay alam na niya ang nakasusulasok na ginawa ni Buddy sa punerarya. At nakadaban ang labis na pagkahabag si Lolo Primo sa bangkay ng dalagita. At nakukonsensya. Nagsisising bumulong siya rito. Ay, inik. Inik? Sino ko ba na? Gusto kong malaman mo na nalabang sa loob kong nagyari sa'yo. Pero hindi mangyayari yun. Hindi magagawa ni Manny na mabuhay ng katawan mo kung hindi ako natakot sa kanya. At mawalan ako ng trabaho. Patawarin. Tawarin mo sana ako, hindi. Patawan. Patawan. Ano ito? Nakikita ko. Bakit? Paano nangyari ito? Napatigil sa pag-iyak ang lolo ko, Sir Wilmore, at kinilabutan siya nang mapansin niyang lumaki ang tiyan ng bangkay ng dalagita sa punerarya, na parabang nagbuntis ito, at pinanindigan ng balahibo ang lolo ko sa malaking pagtataka at pagkatakot nang may lumabas sa bibig ng bangkay. Ah! Mga bubuyong! Mga gagamba! Mga alaknan at ibang na makamandar na insekto! May lumalapas na insekto sa mga agad ng bangkay! Sa malaking takot, nagmamadaling lumabas ng punerarya ang lolo ko, Sir Wilmore. At ipinalam agad niya kay Mang Eladio ang kahindik-hindik na nasaksihan niya sa punerarya. Lasing ka ba, Mang Primo? Bangag ka ba sa droga? Hindi. Hindi lang ito. Mali na mag-isip ko dahil hindi ako nagbibisyo. Totoong sinasabi ko sa iyo. Kaya kahit gabing-gabi na nakumatukat mo sa bahay ninyo. Paano magbubuntis ang bangkay ng dalagita sa punerarya? Paano lalabasan ang bibig niya ng mga insekto? Hindi ko maintindihan. At labis na pinagtataka ko. Kaya humingi tayo ng tulong sa barangay o sa mga pulis. Hindi, Mang Primo. Huwag na huwag kang lalapit kahit kanino. Ilasyo? Hindi ako naniniwala sa mga katarantaduang pinagsasabi mo. Pero kapag napatunayan kong tinatakot mo lang ako, maghanap ka na ng ibang trabaho. Hindi ko kailangan sa punerarya ko ang imbalsamador na si Raulo. Hindi nagpunta si Mang Eladio sa punerarya, Sir Wilmore, dahil inakala niyang nasisiraan ang bait ang lolo ko. Si Buddy ang natuwa nang malaman niyang
hindi pa naimbalsamo ang bangkay ng dalagita. Ayos. Sakto lang ang ginawa mo, Mang Primo. Wala akong ginawa sa punerarya, Barney. Ha? Hindi mo naimbalsamo ang bangkay ni Ganda? Kasi nga eh. Saka mo na gawin ang trabaho mo, Mang Primo. Saka mo na imbalsamayin si Ganda. Kapag nagsawa na akong pagtipan siya, ha? Si Buddy ang nagbalik sa punerarya si Wilmore. Sumunod sa kanya si Lolo Primo. Pero pagpasok nila sa punerarya, takang-taka ang lolo ko. Umipis na ang tiyan ng bangkay? Talagang umimpis ang tiyan ni Ganda, Mang Primo. At hindi na nilalabas na ng mga makabandag na insekto ang bunganga niya. Talagang wala namang lalabas ng mga insekto sa bibig niya. Dale, nananakot ka lang. Bakit ako nananakot, Buddy? Para kung sinsayin ako at hindi ko napagtripan ang katawan ni Ganda. Buddy, nagkakamali ka. Umabas ka na rito, Mang Primo. Iwanan muna ako. At ako na uli ang bahala kay Ganda. Kahit malamig at matigas na ang kanyang katawan, pagtitripan ko uli siya, ha? Buddy, pakiusap. Huwag mo nagmabuli ng bangkay. Luwais ka na rito, Mang Primo! Lanoyo! Matapos ipagtulakan ni Buddy ang lolo ko palabas ng punerarya, Sir Wilmore, inumpisa na uli niyang mulistyahin ang bangkay. Ngunit habang halos tumulo ang kanyang laway sa labis na pagnanasa sa ginagawang karumal-tumal sa bangkay, nakarinig siya ng matinis na iyak ng sanggol. Sa galing, parang iyak ng sanggol. Ano itong nasa sahig? Pitos? Sir Wilmore, ang matinding pagnanasa ni Buddy ay napalitan ng kilabot nang makakita siya ng umiiyak at kumakawag na fetus sa sahig, at sinakmal siya ng sindak nang ang fetus na may bahid ng dugo sa buong katawan ay tumayo. Hindi! Hindi totoo ito! Binabango ko talaga ko! Mga insekto! Nabubuyog! Nagkamba, alaknal, at ibang makabaltang insekto! Bakit nga bakit? Paano nagkaroon ng mga insekto at pitos dito sa loob ng funeraria? Hindi! Hindi totoo ito! Mariyo!
Sir Wilmore, hindi tuluyang umalis ang lolo ko nang ipagtabuyan siya ng anak ng kanyang amo. At palihim siyang sumilip sa maliit na siwang sa bintana ng punerya. Kaya nakita niya ang kahindik-hindik na nangyari kay Buddy. At sa malaking takot ng lolo ko, nagmadali siyang umuwi at ipinalam sa akin ang malakim na kanyang nasaksihan. Lolo Primo? Huwag kang matakot, Nina. Sabi niya po nakita niyo nang sapilit ang pumasok ang fetus at ang mga makamandag na insekto sa bunganga ng anak ng mga Eladio. Kita-kita ko. Maging na namimilipit sa matinding kirot si Imani at nangingisay na napahanusay siya sa hink na hindi ko tatulungan dahil naunahan ako ng malaking takot, Nina. Kung tinulungan niyo po ang anak ng amo niyo, Lolo, baka kayo naman ang napagbalingan at atakihin ng fetus at mga makamandag na insekto. Yun nga kinakatakot ko. Kaya nagmadali ako gumalis sa punerarya para ipaalam sa mga magulang ni Manny ang nangyari sa kanya. Hindi po ba kayo lalapit sa mga pulis? Malamang hindi sila maniniwala. Lolo, ipaalam niyo rin sa mga pulis ang mga kababalaghang nangyari sa punerarya dahil... Dahil ano? Ano? Dahil baka tayo naman po ang sumunod na atakihin ng fetus at ng mga makamandag na insekto. Nang umalis si Lolo Primo para ipaalam sa kanyang among lalaki ang malagim na nangyari sa anak nito, mabilis kong isinara ang mga pinto at bintana ng aming bahay. At ipinagdasal kong sana hindi kami madamay na maglolo sa hiwaga at lagim na nangyari sa punerarya. Ano, Primo? Nagkaroon ng pitos at mga makakamandag na insekto sa loob ng punerarya? Oo, Eladio. Sa maniwala ka, Chendi, sa pilitan na pumasok ang pitos at mga insekto sa bunganga ng anak mo. Paano? Bakit nangyari yun? Ang suspitsa ko, maaari ka gagawin yun ng mababarang. Mababarang? Bagamat hindi makapaniwala, Sir Wilmore, nagdudumaling nagtungo si Mang Eladio sa kanyang punerarya. Bade! Totoo nga! Nakadusay siya sa hindi itong punerarya ang anak ko! Pinakamamahal na anak ko! Sir Wilmore, yanig na yanig si Mang Eladio nang mapasukan niya sa punerarya na nakabulagta sa sahig ang anak niya. Dilat na dilat ang mga mata. Nakanganga at hindi na humihinga. Umaagos ang luha sa mga mata. Dahan-dahan, nanlulumong napaluhod si Mang Eladio sa tabi ng bangkay ng anak. At napahagulgol dahil sa labis na pagsisisi at pag-uusig ng sariling konsensya. Totoo ang karma. Pero ako ang nagkasala. Ang masama. Bakit hindi sa akin tumama ang parusa ng langit sa mga nagawa ko? Bakit sa anak ko?
sa nag-iisang anak ko. Mahal na mahal ko. Kayo pati ang masama niyang bisyo. Kinonsente ko. Kasalanan mo ang sinapit ng anak natin, Elanjo. Oh, kasalanan ko. Inakabing ko. Masama akong tao. Marami na ako ginagrabyano. Kasama na ang ginawa ko sa nalagitang tumanggi sa malaking halagang inalo ko sa kanya. Kaya pinagsamantalan ko siya. At nang manlaban ay nasa kanatapatay ko, inamiti ko sinasadya. Kaya pinalitaw ko sakit sa puso ang ikinamatay niya. Naging masama ka. Pero nagkagawa rin ako ng pagkakamali. Pero kahit kanino, dahil kahit sa ginasabo, ito ang kasamahan mo. Kailan, wala na akong maisip na paraan para magbago ka. Ang kahindik-hindik kaya na kahit alam kong masama, lumapit sa ako sa isang mambabarang. Anak, nagumawa ng paraan para matulungan ang kasalanan mo. At magbayad ng nag-agrabyado sa kawawang dalagita. Kaya kahit bangkay na pala, pinagsasamantalaan pa ng anak mo. Kaya nadamay siya sa langgim ng ating magkapangyariang itim ng mapaparang. Nagsisisi ako sa mga nagap ang kami ni ako. Pagsisisi natin ni Lancho, ulit-ulit na. Sir Wilmore, dahil sa labis sa pagsisisi ni Mang Eladio at pag-uusig ng kanyang konsensya, nagkasakit siya. Malubhang sakit at hindi nagtagal ay binawian siya ng buhay. Nang mabiyuda si Aling Amelia, ipinagbili niya ang kanyang bahay at lupa. Kasama na ang kanilang poneraria. At balita ko, sa malayong probinsya na siya nanirahan. Ang lolo primo ko naman ay nagtiyaga na lamang mangisda upang mayroong kaming ikabubuhay. Sa ngayon, mahigit 5 taon nang nakalibing ang lolo ko na namatay noong 80 anyos na siya. At ako naman ay matagal na rin may sariling pamilya. Maganda ang trabaho ng asawa ko sa isang pabrika, kaya napag-aaral namin nang maayos ang 3 naming mga anak at wala kaming gaanong problema. Pero kahit may edad na rin po ako at matagal nang nangyari, nakatatak pa rin sa isip ko ang mga panindig balahibong mga pangyayaring ikwinento sa akin ng lolo ko nung nabubuhay pa siya, na naganap dahil sa kagagawa ng kanyang amo sa punerarya at ng anak nitong adik, na alam kong hindi ka panipaniwala ang aking kwento. Pero kahit kanino, kahit saan, at kahit kailan, handa kong patotohanan sa lahat ang kahindik-hindik na nangyari noong araw dahil sa anak ng bangkay.